serving. Knockout wins it. 65 years. The drought. Back to cream line. Eliza. Put away from Nina Wong. Faith ni Spurs sinagot na kung babalik pa ba sa Ateneo squad next season. UAAP o PVL? School pride or professional career? Alin ang matimbang? Aalamin natin yan sa update na ito. Pero bago natin pag-usapan yan, please subscribe, like at i-click ang notification bell para maging updated ka sa aking channel. Back in March 7, 2020, Faith Nisperos made her much-anticipated Ateneo de Manila University debut. At sa kanyang first-ever game wearing blue and white jersey ay agad niyang nakaharap ang longtime arch-rival ng Ateneo Blue Eagles, ang De La Salle University. At tila ba yung araw na iyon ang simula ng apoy na non-Ingles ulit para sa two-time UAAP Girls Volleyball MVP. Fast forward to 1,142 days later, muling nakaharap ni Faith sa ika-anim na pagkakataon sa kanyang career ang Lady Spikers. Gayunpaman, gaya ng kanyang mga naunang game sa limang beses na pagsubok, ay siya at ang Blue Eagles ay hindi maremedyuhan ang sakit na lagi nilang nararanasan sa tuwing makakaharap si Coach RDJ. At itong nakaraang linggo, April 23 nga, muli na namang pinagpatuloy ng La Salle ang kanilang mastery over Ateneo in a straight and dominating sets, 25-22, 25-19 at 25-18. Masaklap man ang nangyari ay taas nuo pa rin ang Dovueña Spiker, proud pa rin sa Ateneo kontra sa league leaders. Sa kanyang interview matapos ang sweep match ay ito ang kanyang naging pahayag sa ilang katanungan na binato sa kanya. "I'm really proud of the team and our performance today. I know na binigay namin lahat yung best namin, hindi lang ako o si Vaney but most of our teammates and, as well as, yung mga galing bench namin nagperform din. Quality minutes and I'm proud of them." Nakapagtala siya ng 12 puntos from 9 attacks and 3 aces. Gayunpaman, ay may posibilidad na ito na ang kanyang huling laro na kontra La Salle. As everyone knows, Ateneo has been eliminated in the playoff race at siya nga ay graduating player na ngayong taon sa kursong business management. Excited nga ang lahat ng fans ng Dalaga kung kaya naman todo hulaan, spekulasyon ngayon ang nangyayari sa social media, kung anong team at sinong coach ang pipiliin niya. Nariyan kasing usap-usapan na mapupunta si Faith sa Creamline at ngayon naman sa F2 Logistics, dahil sa spotted niyang brief conversation with RDJ, kung saan nahajep ng mga fans ang tila pagkakamay ng dalawa, ito ay matapos ang traditional handshaking ng two teams, well for me it's a sign of respect na lapitan ang isang legendary coach. At sa mga maiinit na mata ng fans ay it's a sign na may naganap na secret conversation sa pagitan ng dalawang kampo. Kung matatandaan ay isa nga si Faith sa most prized recruit ng season 81, to conquer her dreams na maglaro ulit sa kanyang alma mater noong elementary days sa Ateneo de Davao, kumbaga she turned down all offers from all UAAP prestigious schools including La Salle, just to be with her dream school. At baka susubukan niya na rin sa Pro League, ang ma-under sa Greenside aka the F2 Logistics kahit na wala munang Coach Ramil, tutal nandyan naman si Coach Regine Diego, her former high school mentor. Eliza Valdez, her idol, or Coach RDJ System / Coach Diego. It's not an issue but social media's possibilities at scenarios lang, considering other Pro League team na rin. At sa mga nag-overthink dyan, well who knows diba? Nasa 23-year-old na Dalaga ang options kung mag-take ng master's degree at maglaro ng isa pang chance sa Blue Eagles o papasok na sa Pro League. At pipirma ng kontrata sa alin mang team niyang naisin sa Premier Volleyball Team. But as of now, inamin ni Faith sa Tribune.net, na she's still enjoying the moment pa naman at kailangan niyang isiping mabuti before making decisions.
quote and unquote. Anything is possible at this point and time will tell kung ano yung magiging situation in the future. Well, that is something that I also have to think about this season. Yan ang kanyang sagot sa tanong ng lahat, agree naman tayo dyan, kailangan talagang pag-isipan ng mabuti, school pride for Ateneo or professional career. Come what may, kung ano pa man ang desisyon ni Faith ay kailangang respetuhin at suportahan. As everyone knows, sa ang team man siya mapunta ay parang nag-champion na sa kanya. Sa Saturday, all out na si Faith kontrayan sa kanyang former high school teammates National U. And it's going to either be her swan song for the blue and white or another heartbreaking scene for Ateneo. So ayun nga, di pa niya masabi ang next move niya, time will tell na lang talaga, let's all wait sa kanyang official announcement. Best of luck Faith! Kung may gusto ka pang ikuda, comment your reaction below. Salamat sa panunood.